RRQ. This might be a possible reverse sweep if makuha nila yung momentum na yun. But right now, this is looking good para sa RRQ. Yes, we'll see if they can keep the momentum up sa laban natin. Because again, that's a Rengar ni Domeng. You mentioned kanina the Domeng phobia. And ang problem lang right now, Erp, is yung Blade Surge, rather yung Vanguard's Edge itong si Irelia, is parang Glacial Fissure din kasi. Yun yung isang naging winning condition dito ng RRQ sa ating last game kung saan nakarangan silang lahat, napabagal silang lahat, at lahat yun natalunan ni Chas. Pag nakatapak ka ng Vanguard's Edge talaga, katapusan mo na, diba? Nag-Junk Brothers talaga kanina, no? Yung wombo-combo na siyang tumapos sa game na yun. And kahit nun, naging dragging yung game na yun sa back and forth, eh nagawa na nga nilang ipanalo yung game na yun. And both of them really, win-win situation for them experiencing yung ganong klaseng scenario. Pero syempre, isa lang ang hihirangin na panalo ngayon dito. And pinapakita na ng mga teams natin yung kanilang full potential sa ngayon bago tayo no mag-head sa Southeast Asia at magkaroon sila ng kanilang mga training. Right now, checking yung ating rotations dito ng mga junglers, just a scuttler at no tricks, no possible na surprise attack para i-deny yung mga scuttlers sa magkabilang kupunan. Yes, alam, Arp, isa pang gusto ko lang ma-mention dito is how RRQ was able to make these adjustments kagad sa kanilang team. Iba yung play nila ngayon eh. It is entirely different from what we normally see with RRQ na one of the reasons why most of the viewers na nakikita natin is opting for FLA is because they know how strong FLA even in the international scene. Pero ngayon, alam ng RRQ yan, nababasa nila. Bot lane, exhausted itong si kaibigang Marky. Pero Rapus will be able to get away sa bot lane. Ang sakit ka mo ng palaso na yun. Grabe ang pinapakita dito ni Kuya Marky. Especially na may hirapan nga yung heal dito dahil nga merong hail of arrows na pwede mong ma-proc doon sa kay Kuya Raph para ma-deny. Passive yun yung pe, no? Yung, yung pag tinamaan ng Hill of Arrows, kakagat yun. Pero yung ang may masakit kasi doon, Kuya Spear, yung blighted quivers, blighting quivers. No, na AP, yung tatlong umiikot sa katawan na yun, na kada na yung normal attack ka, pagka napaputok yun, pwede mo kasi paputokin yun gamit yung Hill of Arrows or piercing. So bali, nag-3 attack si Kuya Marky, dropping Hill of Arrows, may AP damage, may grievous wounds, and he can attack once again to proc it with a piercing arrow naman. So may cycle na kung saan eh nagagawa ni Kuya Marky na maayos and definitely bullying out itong si Kuya Raph. Pero rotations muna tayo dahil nga mukhang itong mga duo dragon lanes natin the textbook play na kung saan na mag-move na sila papuntang mid lane. At si Kuya Devil J, binabata dito ni Kuya Calmado. Parang pinapakita dito ni Cal na kaya niya tapatan nito akala ni Devil J. Pero yun nga lang, the Devil J that we used to know is yung kanyang playstyle pagdating sa late game, doon lang siya magwawala. Sa ngayon, far muna, seeing that movement coming from Chance in the top lane dito to go for the potential gank. Pero naamoy yan ni Calm. Alam mo naman si Calm, pag may kalmado yan, kumbaga sage mode yan eh. Naamoy niya kagad yung potential threat sa kanyang kalaban. Uy! Grabe naman! Kumapit! Layo naman doon, yung Devil J! Grabe yung siege. Kunay na yun. Siege mode, no? Pero yung kalaban niya, si ika-apat eh. Meron siyang yung The Flash technique. Si ika-apat nga yun. Porta ka kayo, no? Si Mina to. Si Mina to. No, saan? Bumabato ng dagger, tapos nag-teleport. Pero yun nga, makikita natin. Yung unang movement ng Fennel adversity. Kung nakita natin na medyo shaky sila sa previous game, this time they are the ones who's calling the shot. And nakikita na rin natin ang sagot ng RRQ sa pagdating ni Kuya Chaz. Pwesto muna tayo dito, Kuya Spear, at Real of the Hunt, kinasa na. Mukhang nag-thank you sa list siya. Kuha yata dito ng RRQ for explosive gas. Ginamit naman, magdulak sila lahat. Hindi lang kung nagagawin nila, Dragon Reaper at Boomer na ba? Pasok sa loob ni Devil J. Nakuha dito ng RRQ ang Reaper natin. Pero Devil J na ibig sa loob. Kasi ng kinto, inakit ang puso niya. Pero tinamahan sa loob. Itong si Raph, nalampot na, nalow na ang membro dito ng RRQ. Pero may Spirit Fire. Ginamit ang Orb Reception. Marky, 1v1 with the Gate 1. Dali! Ang piercing arrow! And the charm and the stun! At ang daming nangyari. But FLA and RRQ, actually, RRQ won that one. Kasi meron pa silang nakuwang RH. The back and forth na ginawa nating muli pero RRQ with the decisiveness na kung saan nag-ingat si Kuya Marky after dropping
that chain of corruption para hindi siya malapitan. And Doming wasn't really able to jump doon sa backline sa kung saan nakuha nila itong Rift Herald at pinokus nila yung ibang miyembro ng RRQ. Kita mo si Kuya Doming, sinubukan niyang pilitin, ngunit napatalsik siya at hindi nagumaana yung kanyang Trail of the Hunt. Pero mukhang may laban muli, Kuya Spiel. Oo, nasa pang laban ito kasi magsisimula na yung ating Dragon. Yung Dragon fight is there. We still have the Rift Herald being na-open dito for RRQ na pwedeng isummon kung sakali man. Remember the child has the Rift Herald, pero uwi muna siya. Tamang chill lang muna. Trinity Forces up para sa kanya. At ang sakit na rin ng damage na pwedeng ibigay ni Calm sa mga teamfight natin na nag-reflect kanina. At kita mo naman, no, kung gaano ginagawa ng RRQ makipagsabayan sa gusto nilang objective play na ginagawa ng FLA. At hindi na nga nila masagot ito. Basta-basta nauna ng muli ang RRQ sa pag-setup ng tempo. Pero Doming, Trail of the Hunt. May nakatagong pusa mga kaibigan. Pero exhausted na baka kung nag-gilab ng exhausted run versus Kapsa Zero Shadow. Nakuha naman nila yung Dragon dito. Doming will fall down, pero Rice! Going in with the Spirit Rush, pero wait lang, tinamahan sila, nakadayan ng kito, may nangyari pagbangat sa laba, si Ram, and Chance will be there to respond, pero delikado ang pwesto ni Chance dito, masyado kamalalim, at walang malakas sa marami, that's going to be a 1-1 trade, but Dragon will fall to the hands of RRQ once again. Mainit ang pinakita doon ng FLA, Daft lang, pero medyo late talaga dahil nakakuha na ng first consecutive kills ang RRQ. Si Chaz ang naging, sabihin na natin, naging sacrificial lamb sa play na yon. Pero si Kuya Exo, grabe yung kanyang kakunatan using that Gargoyle Stone Plate para matangke yung mga nararapat at denying once again si Doming doon sa Dragon. And RRQ 2 consecutive objective na yung nakakuha nila. And they are making sure na they're still keeping up with those skills na nakakatulong sa kanilang gold ngayon. Meron tayong tatlong Black Cleaver sa side ng FLA at isang Lurens Echo. Habang dito naman sa RRQ, no, meron na silang Trinity Force at Lich Bane. Isang Black Cleaver lamang mula kay Helios at Manam yun. Kumbaga, it will take a lot of time muna para kay Kuya Marky na makapaglagay ng solid na piercing arrows, but him making sure na maka-free hit, nagagawa niya makapaglagay ng necessary damage to deny FLA doon sa mga fights na yon. Yes, and Erp, hindi bakali ito, ha? Kasi hindi siya naka-define sa Hunter. Wala namang makunat, kumbaga, sa lineup dito ng FLA, aside from Raph, na natiyas na kanyang Winter's Approach. But overall, ang main priority dito ni Devo J is to make sure that he can dish out damage against the Calm, Doming, Arise, and si Danny. Right now, movement coming from RRQ, slowly going towards the bot lane. Medyo puno pa yung HP dito ng ating turret, but summon na yung ating Rift Herald. Now they're gonna go there, slowly, with the Curse of the Blacks, Mystery of the Hunt, para kay Chaz. Chaz, tinamahan ang bonus strike. Sakto yan, kasi rooted siya. But the turret will not fall down for now. With a 781 HP crunch sa ating bot lane. Pero hindi pa tapos ang laban dahil Exhaustion will go in. Ginamit tayo kanyang Justice Punch. And the taunt, not gonna go in really deep for now kasi easy peasy lang. Tamang kalma at pumalik muna tayo sa ating referral. Kalmado lang talaga muna tayo. Pero good defend once again from FLA as consecutive games na nag-fail sila. As RRQ making sure na nakukuha nila every tower they are storming up front. Yes, FLA did a good job on slowing it down, pero mukhang another pace, big pace na naman to, a big leap, dahil nga mukhang lalaban na naman sila dito, Kuya Spear. Alaban na nga, ginamit na kanyang Spirit Rush kanina, pero dito mama yung Charm. However, they have the information that wala nang ulti Arise ngayon. They still have the Flash, and also, yung pwede pa niya magamit dito na Ignite, pero yun nga lang, Dragon will be taken down by RRQ once again. They cannot respond accordingly kasi pag nagamit na yung Spirit Rush, pero bot lane kay Calm, nice to. Uy, mukhang si Kuya Calm makukuha nun, pero mukhang makakuha rin naman tayo ng push dito sa Baron. Okay. They have the information. At teka muna. Stunning Shadow sa top lane, pero tinamahan dito ng Charm ang isa. Exhausted wipe up, pero wait lang, Arise will fall down. Kasama dito ang buhay sana ni Rapper, tumami yung kanyang Vanguard Edge. Pero yung pusa natin, gumagala sa taas. Ang pusa, Kalay ko, will try to kill Buat Chappie, pero yun nga lang, tumalbog. With the Hero Center as the Shield of Doran, Doming will try to use yung kanyang heal, but not enough vitamin and energy gap ka doon sa nangyaring yun.
Mukhang yung kanya vitamin sa hindi A to Z dahil nga kinulang siya doon at mukhang napaz-ZZZ kasi nga nakatulog na lang siya sa pangyayaring iyon. 14 seconds sa kanyang death timers at 14 seconds din with the dragon. So the resets will be coming in. Mukhang maghahabol dito sila Kuya Domic at tingnan mo naman ang napagandang replay natin Kuya Spear. No, nagkapalitan ng charm, nagkapalitan ng taunt at that opens up dahil nga si Helios no, nakapwesto na siya. After the key burst, siguradado niya magamit yung Blade of the Exile para maputok agad si Kuya Arise without using his flash and the multi play dito na kung saan naka-free hit lang siya at hindi siya nagalaw. Medyo lumapit pa nga si Kuya Marky sa tabi ni Kuya Rengar. Medyo lumalim siya doon ng bagya. But here comes the dragon. Rise still has yung kanya spirit. Rush pa rin niya magamit dito pero pinupull nila palayo. They have to pull that one out. Matenda doon tayo na app. Pero di tayo mga ultimate sa for the FLA dito. Kasi if they're gonna be able to secure this one. Charmin na naman tumama. Tumalo na naman si Tomek! Coming in! Pero wait lang, secure talaga na naman. Stay hit by time. Exhausted super low na yung kanyang HP. But they will be able to secure the life of Tomek. They're now going in with side. Wait up the next little bit there. Pero nakuha na naman ang buhay ni Rap. Oh, Rap did no. Fall down. And three members of FLA ang nakita na dito to defend this first tier turret in the game. But wait, hinahabol ni Marky itong si Calm sa bot lane, pero hindi niya na mahabol yun dahil yung basic arrow niya ay na 10 bit sa bot lane. At hindi na kailangan pang gamitin ng sobra ang kanyang palaso dahil nakakuha na nila ang kanilang gusto and it's just Marky once again na nakaka-free hit standing on a 5-1-4. Ang maganda pa dito ay si Kuya Devil J having that Banshee's Veil para maprotektahan ang kanyang sarili for those early engage. But what happened was the Shock Blast hit him pero dahil nga meron siya niyan eh naprotektahan sa kanyang damage. Ang nakakatakot dito sa side ng FLA naman eh pag nakuha ni Kuya Arise yung kanyang charm eh siguradong may napapatumba na siya with the Rabadons and the Ludens Echo. But it takes a lot of time para maramdaman pa natin yung sakit na dala ni Dali dahil nga wala pa yung kanyang items habang si Kuya Raph naman eh nakuha na ang kanyang Fimbul Winter. Deadman's Blade definitely would be next para siguradong makapwesta sila na maganda dito having the Oblivion Orb naman para kay Kuya Arise will slow down itong mga spell vamp na mapapakinabangan ni Devil J and Helios on the Divine Sunderer. So ito na. Curse of the Black Mist, tira doon, hindi kumunik! So kumunik pala, tinabahan dito si Exhausted pero kabalit ang buhay! Napakaganda ng timing doon! But Arise will not be able to survive that one! Ignited! Ang ganda ng Chain of Corruption niya na yun! Nahuli niya kagad si Arise dito! And he did fall down, hindi siya na Arise! Si Feral, eto na, umaambalag! Umurat-urat na kanyang buto! Hindi makaabot! Eto na, prickly trap! Napagsakan ng barrel! Explosive cast will stop! Referral from going in sa ating second turret pero bot lane ang next target ng RQ. Papasok ka pa sila dito, binabutol lang ng arrow and nope, hindi mo na sila mapasok kasi pa-up na yung ating Baron. At Baron play nga dahil nga 11 seconds no, delikado once na may ma-let go silang advantage doon, pwedeng gamitan ng FLA as an opening to completely deny yung mga kalakasan na yun. And nakakatakot na dito si Kuya Exo no, ilang beses na siya nakaka-survive at nakita natin dahil nga sa kanyang gargoyle but this time mas solid pa ang kanyang survivability having the force of nature at ang kanyang deadman's plate kung saan pwede rin siya makapwesto ng kanyang magagandang taunts. Si Kuya Marky naman meron na siyang mura mana and makakita tayo ng galaw dito ni Kuya Doming na may Thrill of the Hunt tamang hanapan. Sinilip lang niya kung nagbabaro na dito ang RRQ and pwede siya lang makakuha ng pick dito para maibalik ang kanilang sarili sa scoreboard. Pero naramdaman nga nila, alam na nila na nandyan si Kuya Domengar at umalis ka agad si Kuya Helios. Alam mo, Erp, kailangan dito ni Arise ng Banshee's Veil din eh. Kasi pag tinama siya ng Chain of Corruption, talaga siya kinakagat ng Seven Lions. Pero yun lang, Chaz. Hindi umabot yung kanyang Vanguard Dead. Nag-flash in siya, pero nag-flash up din naman si Dani dito. So because of that, ligtas sila sa maparating na Sakuna. Oop! Papasok. Talabas. Napakasakit naman kasi pinapaasa ng bahagya dito ang FLA. Uy, they will not go for now. Tinawa na Shock Blast. May laman yung damuhan. May laman niya, hindi. At nasaktan ng bahagya. Dragon is about to go up. This is an Infernal Drake. So for sure, hindi nila ito pamamaya makuha ng kabilang team. At 6-12 tayo dito. At this may be a good play para sa RRQ. If may ace nila si FLA.
definitely, no, makakukuha na nila yung panalo dito, pero dahan-dahan lang, unti-unti, pero ito na. Exhausted, napakalalim, wala problema, ginamit ang kanyang last spark, so ginamit ang flash in, and there no flash in, one by one, Dome, ang next target nila, pag itawo nila si Dome, dito, mas pinala yung dragon, pero hindi na mag-backdown si Dome, ginamit ang kanyang tirad bahan, wala siya takot na tanong kahit sino makapigil sa kanya, wala yata makakapigil dito, pero Devil J, naarangan sa loob, nakita ng ating bush, they're now, ginigising na nila yung dragon, pero tirad bahan, malapit na mawala, para dito, kay Dome, hindi ito maganda para sa kanila. Nawala na, next square na, but they're now going in the stun, Keepers once again, Exalted, and Devil J is doing it, they will stop them inside, Helios as well, with the damage, but si Jazz, trabaho lang, walang personalan, securing the dragon straight into the Baron. The firepower, the item that they have, and the advantage na meron ngayon, itong si Kuya Devil J and Helios. On the Triven, sinisigurado nila na nagagawa nilang i-zone out itong miyembro ng FLA at that shuriken flip para mag-scout, pero may laban na. Nina to, hindi. Pero sinusubukan nila ba kung dito yung baro din sinusubukan nila. Uy, sa pa, uy, si Peter, ano yun naman? Pero sinusubukan nila naman securing Tonic Shadow! The Dragon Baron is still falling to the hands of RRQ! Pero napapapitan sila pa isa-isa. Si Chad ay buhay pa. Ginamit na kanyang Vanguard Snare. She got charmed once again. EP! Chad mo sa ito kamalalim. Hindi magandang ideya yan. Pero pumatong po rin siya! What was that? Goblin fall down in change of life ni Jazz at nakuha nila yung Baron, but three champions of FLA will fall down. At napakagandang pwesto mula sa FLA na subukan hatakin pabalik sa kanila ang advantage. They got shutdown kills, pero yung moment na pumasok si Kuya Jazz, wala na siyang no choice doon, Kuya Swear. Kailangan nila niya magsama ng isa sa hukay at nagawa naman niya, pero Doming nga na nakakuha na siya ng advantage by taking the tower, pero ito na. Wala siya, 3-2-2 pa lang natin makagamit para makapag-mamba out, pero yun na lang, hinahabol siya dito with the Blade of the Exile. Pwede niya magamit pa loob, but he will not go in. Medyo pinalayan niya na itong si Doming kasi mas maganda na makapag-push siya with the Baron Bomb. At maganda nga ang pagkakapalaya doon, no? Dahil nga nakatalon pa si Doming from Tri-Brush to the Grob. Eh, siguradong na depensahan niya ang kanyang sarili. And tingnan mo naman dito. Uy, tingnan lang, wala ko makukuha pa eh. Uy! Uy! Grabe naman si Kuya Marky. Galit na galit, ha. Gustong-gustong kumuha ng blue para makadire-diretsong hatak ng pana. So, hindi siya nabiyayaan. Pero mukhang si Devil J, delikado yung sitwasyon. Ano ba yan, ha? Curse of the Black Mist. Meron silang information right now. Pero may Banshee spell siya. Pero hindi siya nagkaroon ng magbangan. Ito bangan siya naman! What was that once again? The Unique Shadow will be able to keep the shield. First class over lalim. May turret pa kayo dyan. And they will be able to get the turret for them. Pero wait lang, tinabahan dito. Nakadenagin to. Itong si Exhausten. Exhausten, super low yung kanyang HP. But they will not go in. Arise in the flash. Double for Marky. They got the taunt. Kumunek sa isa. But grabe. Here comes Sirius to give you the devil. Yung demonyo, mga kaibigan. Demonyo! The Devil J will use the 5-point strike. And Pinato will kill them all. But wait a minute, we have the Nexus nila right now. Dalawang inhibitor right now na. Ang turret nila, sa puti natitira, they will push it. Wala na silang Baron Baba, but Ramp will defend that one. Oh, Helios! They will not be able to secure this turret muna for now. And Helios, masyado malalim. Marky will back off. Triple kill para sa kanya kanina sa laban yun. Masyado kumukulit dito ang RRQ at sa napakakulit nila ay nagawa nilang lumikot kung saan nakuha nila itong mga tore sa mid lane at nahihirapang sagutin yon ng FLA. The damage coming in from Kuya Danny ay hindi pa ganun kasakit para matreatend ang RRQ. And Devil J just overcommitting sa ilalim ng Nexus na pasobra, pero tama lang dahil nagawa nila kunin yung two inhibitor turrets, making time para sa ibang miyembro na makakuha ng malalaking objective. And having the Infinity Orb, mas nakakatakot na yung kanilang yung kanyang assassination potential, and might be going pa nga for a pendant. Pero tingnan natin ang FLA dahil may chance pa sila makabawi dito. A complete ace will make this change. Oh mamay, Curse of the Black Mist ginamit nila, pero meron tayong acceleration gate para magkaroon sila ng information, para magkaroon ng movement speed palayo dito. Now the dragon is about to go up, kasama niya ng Baron, sabay sila dito. Pero anong dapat unahin? Siyempre, Dragon yan. Nakapesto na ngayon ang RRQ. Habang ang FRA nagdidepensa pa, nakalad ng mga base. May dalawang Gundam sa ating top lane dito na nagpush ng top lane. Malaking chunk. Malaki na, chunk pa. Ng minion wave ang sa top lane dito. Pero meron tayong Curse of the Black Mist. Uy, may dalawang rin para dito kay Doming. Pero nagka-information na hala. Dito mama yung kanyang
Bunker stage, pero Ryze na naging target dito. Pasa sa loob, yung devil taking namin din Ryze sa kanya. Pero buhay pa rin. Si Ryze sa loob, evil style, disengage. Hero center, at nahuli dito si Rap. And they will kill down one by one. Si Ryze ay nakatakas, pero Storming at si Khan, Danny will fall down together with Rap. Now, they can get this dragon. Storming gagawa na imposible. Makakagawa pa siya ng pagkakataon na madepensa na kanilang dragon dito. Meron siya 3-2 na ginamit niya ngayon. Devil J, meron silang mga checkpoint. Mga barangay tanod na pipigil sa kanya. Na papasok sa loob. Doming, i-risk mo ba dito na makuha yung dragon? Or no, I don't think so. Kasi si Hero siya nag-push din ang mga sabitin. And dragon will be secured by RRQ for sure sa ating laban na to. Pero bot na yun, may malaking wave ng minions. Naku, pero yun na lang yung pwede nilang i-bato dito, pabalik. Pero second tower lamang yan para dito sa side ng RRQ. Pero FLA, a good rotation para mag-defend muna sila dito dahil nga mahirap na may pagsabayan. Thrill of the hat na ginamit kuya Doming ay hindi rin napakinabangan na sobra. Habang itong RRQ, kayang-kaya na kunin ni Kuya Jazz. Sitting nga na 2-4-12, kayang-kaya niya soloin yung dragon with the backup of Marky. And sabi nga natin na yung Yagnarab Donut o Barangay Tanod na pinapakita dito ng RRQ at kinompleto na nila ang Infinity Gauntlet dahil sa mga zoning potential ng kanilang lineup. The gauntlet is complete. Para na lang talaga para maisara, para makapag-stop na nga ng tuluyan at makapag-FLAs. Kailangan hinihintay natin or could this be the end of this grand finals kasi medyo inaabangan na dito ng FLA yung gagawin decision ngayon ng RRQ. They still have the turret at the bot lane na apapatin now pero tumama nga ba kanya Shuriko? Hindi. Kaya ka kontinil daw para magkaroon ng information kung nasa dito ang members ng RRQ. They're now pushing themselves towards the mid lane and release it pass it indeed. Pwede na i-push ang ating mid lane dito with the Elder Drake and 3 dragons on their hand together with the power of the Mamang Charm para dito kay Exocen pero sapat pa yan na mga kurat yan. Nagre-recall sila! What are you guys doing? They are mocking FLA right now. They're just trying their best. The minions will push the ball straight from the loser's bracket. And the first ever champion of WCS Philippines, none other than RRQ, defeating FLA. RRQ! The next era at hindi na nalang masira yung lamesa. Everyone is wilding out. Sobrang wild nga na naging ride nila from lower bracket to champs.